Sa pagpapatuloy ng pagkumbinsi ng mga boys na pagbati na ang mga girls, si Nel kinausap si Beatrice at Gian. Ano sa inyo opinion? Wag mo lang tanongin yung kay Miki. Ang anay natin yung sa'yo. Makikiayon ka na naman kay Miki. Sige na, yung sa'yo. Ano ka ba? Hindi mo ako nagkikiayon. Gusto ko marami. Tapos? Ganun din sasabihin mo, dadagdagan mo lang. Ano ka ba knowing you? Ang kulit na yun. Oo, ulat yung buo ko sa'yo. Napapansin ka eh. Hindi, pero kung isip ko, walang feelings kasi talaga, kuya. Kung ako'y talagang gusto ko lang, una may Diyos ako, hindi ako gano'ng kadesperado. Alam mo yun, tsaka hindi naman kami... Oo, hindi kami... Inaamin ko, from the start naman, hindi ko tinago na hindi kami gipit sa pera. Hindi ako ganun kadesperadong nang aapak ng ibang tao para lang sa pera. Dito naman sa situation na to, wala namang tama or maling reaction, di ba? Kasi sa totoo lang, yun nga, parang siya, di ba? Parang siyempre may galit. So she's acting based on sa nararamdaman niya rin. Alam ko naman na pag sinasabi niya yung mga... Halimbawa, yung mga tungkol sa amin. Alam ko naman na hindi niya yung totally minimin. And yun nga eh, kasi nga masasabi ko na kahit paano kilala ko siya. She says stuff, but in the long run, pag na-realize niya na ano, di ba nagsusorry naman siya, binabawi niya naman. Kasi nga, dala lang ng ano, kaya niya yung nasabi. Hindi naman talaga minimin niya yun, na yun talaga yung tingin niya sa'yo. Kasi feeling ko, kunwari sabihin mo sa kanya, parang Wednesday ka, usap na tayo. Sa pagkakakilala mo kay Wendy, ano ang gagawin mo? Honestly, ako hindi ko alam kung paano siya magre-react. Pero yun, you could always control naman na parang pakita mo na gusto ko talaga mag-usap tayo, kaya kausapin mo ko. Honestly, yun nga, maaring sila lang po yung involved doon, pero yun nga, apektado rin po kaming guys eh. Kasi syempre, seeing them that way, medyo mahirap po. Napakagulo pa ng ano, ng problema. Hindi ko po maintindihan, pero yun. Tinatry ko pong ano, intindihin po yung mga bagay-bagay po dito. Ilan na nga lang kami dito, and sobrang hirap talaga ng ano, hindi pa magkakasundo and hindi pa nagkakaintindihan. There was a lot of misunderstandings po nangyayari po. It was not necessary to have this fight po. Ayaw mo pa rin makapag-usap sa amin. Ha? Wala, hindi ko lang talaga ano yung karanasan. Hindi mo feel? Hindi naman, parang hindi ko lang maano sa sarili ko na... Hindi ko mahanap sa sarili ko yung feeling na ano, parang pag nakipag-usap magiging okay. Yung gano'n. Sa tingin mo kailan? Hindi ko alam eh, pero siguro hindi na. Pero don't worry. Hindi naman kapag na-feel ko yun, ako mismo yung nalapit. And na-appreciate ko na you guys want to talk to me. Na-appreciate ko yun. So ako, siguro yung part ko, ako naman yung kailangan gumawa ng part ko. Pero siguro hindi pa now. Ayoko kasi binang aayusin ko for the sake of kailangan ayusin. Pero nafe-feel ko na hindi. Na wala dun yung ano. Wala dun yung sincerity. Ayoko kasi ng ganun eh. Mas kaya ako ayoko ng ganun. Saka ayaw din naman kitang pilitin. Gusto ko kasi pag dumating sa point nag-usap tayo and yung kaya ko kayong tignan. Dahil nafe-feel ko sa puso ko na, alam mo yun na, na-miss ko yung, ano, mga samahan. Yung in-overpower nung pinagsamahan yung sama ng loob ko. I don't want to force myself in doing things na, ano, it will only make matters worse. Yeah. Actually, yun yung tinitingnan ko dun. Knowing you. Knowing me because I'm a very honest person. And this is what I feel. Ayokong, yeah. Would you want me to hug you now? Say that
I love you again. Wala na yun sa akin. Would you want me to do that? Pero hindi ganun nararamdaman ko. Natako dahil ako si Bea. I want to have you. I'm sorry. I appreciate that you wanted to fix things for what reason, whatever reason. But no, hindi ko talaga siya nag-feel sorry. I'm sorry kung nagkukulit-kulit din ako kahapon. Wala. Nakarat lang talaga ako minsan. Alam ko naman, hindi mo naman yun minimin. Thank you. And sorry. There's the right time for this. Yeah. Huwag ka naman sumagot sa kamagrihan. Para sa akin po, na-misjudge lang po ni, ano, ni Wendy yung mga pagyayari po, kuya. I have heard both opinion po, both had valid reasons po. Pero yung nakita ko din po is that both has misunderstandings po. They were imagining or they had the feeling that they were against each other po. Mag-isa muna. Yeah. Okay. Ano sabi niya? Ano sinabi niya? Ano? Hindi pa rin kayo nagkaayos? Hindi mo naman talaga ito agad-agad mo. Kaya nga. So, hindi kayo nagkaayos? Hindi, pero at least a little closer. Nagsigawan ba kayo? Hindi. Miski naman dati naman, hindi naman kami nag-anong-anong. Maybe I'll try again tomorrow. Ang ano ko lang, sana huwag siyang makulitan. Pero labas tayo, hindi na. Medyo. Ako baliktad. I mean, kung sino si Gian bago pumasok ng bahay. Sobrang hina. Pero, alam mo yun, kailangan ko kung lalapit panindigan ka sa akin. Kasi naniniwala ako na wala talagang mali. Sumigaw ka, ibig sabihin kung ano nangyari. Okay na rin tumingin sa mga doon. Lord, help me. There's no turning back. Ito, Wendy. Ito, Wendy. Pwede ba tayong mag-usap? Ito muna, yung tungkol dun sa... Oo, it's a game. Honestly, na-overlook namin yun ng family ko.
Dahil feeling lang, arte-arte mo, hindi ka tatagal dyan. Tsaka ano, mayaman ka eh, ganyan. May, hindi ka naman kahirapan. Hindi ko talaga kailangan yun. Hindi ko kailangan yun. Tsaka kung ganun din, sana sa Wawawi na lang sumali. Bakit ako magtsatsaga ng 4 na buwan dito? Diba, mas madali pa. Gian, ito dapat. Kasi gusto mo. Diba, gusto mo. Never kita nakita na kalaban. Kung laban lang, honestly, si Bea, iboboto ko. Hindi ko hinihingi na maniwala ka, pero iba talaga yung experience na habon ko. Ito ngayon, kinakausap kita ngayon, hindi dahil sinabi. Una sa lahat, hindi kailangan eh, alam mo yun. Gusto ko talaga, dahil para sa akin, mahalaga talaga ikaw sa akin. Gusto ko malaman mo na sobrang napakalaking bagay na iba ka talaga sa akin. Iba talaga yung tatak mo sa akin. Hindi kita pinipilit na maniwala. Pero masakit. Masakit nung inisip mo na ganun lang, yung habol ko na ipagpapalit ko yun. Or kahit hindi ikaw, na mang-aapa ko ng ibang tao just because of that. Ikaw na mismo nagsabi, hindi ko kailangan yun. Gusto kong anin yung puso ko na ano yun ang maniwala. Gusto ko talaga. Kung pwede lang pakausap ko kay Big Brother Puso, kung pwede lang sabihin ko na ganito dapat yung ma-feel mo. Kung pwede lang ginawa ko na, because ayoko nang may ganito na sa tao na sobrang pinag-anuhan ko. Kung gugustuhin maka-feel ng ganun, sino ba sinasaktan ko sarili ko? O sino ba yung sinisira ako sa mga bagay na nasasabi ko na hindi maganda sa sarili ko? Hindi naman kayo eh. Kung pwede lang hindi ko maramdaman yung ganun, bakit hindi? Kasi ako lang naman yung naaapektuhan. Gusto ko rin maayos. I have the desire, pero hindi ko talaga mapupush yung heart ko na kung yun yung dapat gawin ngayon, gawin ngayon. Hindi kita pinipilit. Kasi masyado kong reason, ano eh. Masyado kong... Hindi yun sa justify reason, pero ang gusto ko parang hindi ko kaya. Kasi hindi ko alam kung kailan ako hindi kayo. Ako lalabas. Ayokong lumabas na ganun yung naiisip ko. Kahit hindi tayo maayos, pero malaman mo man lang. Napakahalaga mo sa akin yung pinagsamahan natin. I know na kahit kunyari mas magulo sa labas, alam ko, it will make a difference. I'm sorry, lukarit ako na kung may man nasabi akong ganun. Sorry, Dad, kasi sobrang... Hindi ko alam kung paano ko lalabas yung galit ko. Hindi ko... Sabi niya po, wala naman po siyang pakialam sa sasabihin ng tao. Pero ako, honestly po, yun nga, hindi po yun yung pagkakilala ko sa kanya. Yun nga, sinabi ko po kay Wens na hindi ko po na-appreciate yung ginawa niya na yun nga, nagpaparinig po. Kasi yun nga, sabi ko nga sa kanya, parang nasasaktan po ako para doon po kay Gian po. Pero manumit ko naman talaga yun. Sinabi ko na, ikaw yung ate ko, kaya ako takot na takot sa'yo. The way na takot na takot ako sa ate ko. You don't have to feel scared. Wala naman ako eh. Wala akong kwenta. Hindi ka walang kwenta. Alam mo yan. I'm sorry kung napapil na visit sa'yo. Hindi ko talaga nakita ang ganun. Kailangan nyo lang pakisamahan kasi ako yung nandito natira. Sorry ko, ako yung natira. Sorry kung bumalik pa ako dito. Hindi. Na kailangan nyo ako pakisamahan. Hindi kami nagtsatsaga or hindi. Kaya ako nga sinasabi, lumali ako kasi in-expect ko na kung paano ako magmahal, ganun din kayo sa akin. But I guess we're different people. Hindi na naman ako super galit eh. And hindi naman yun galit. Basta saktan lang ako. But I'll say to everyone. Sana bigyan mo ko ng chat. Oh, naman. Hello. Ano ba feeling naman sa akin? Siyempre, kung ako din magkakaroon ng ano, gusto ko din magpapatawad ako for whatever reason ng mga tao. Nasaktan ko kahit hindi ko alam kung paano ko nasaktan. Tapos ako, hindi ko gagawin yun. It's
Thank you for trying to approach me and yung sorry sa mga lahat na sabi ko nung galit ako. Alam ko hindi ka papayag or hindi mo gusto, pero may kailangan na talaga akong gawin. Sorry. Mas naiintindihan ko siya ngayon. Pero she needs time pa daw to see. Which you understand? Oo. Hindi naman ibig sabihin na pagkit na sa kanila ako, hindi ko nasira kayong katawarin. Hindi, the fact na nilapitan mo siya, big step na yun. Yung ikaw yung nag-approach. Ano, kaya akala ko hindi ko kayang gawin. Pero hindi rin ibig sabihin na pag pinatawad ko sila, ina-accept ko yung... Dahil lang? Yeah. Or yung sinabi nila why they did that. Na-overcome ko na yung fear ko. So, nalaman ko na kung hanggang saan yung kaya ko. Alam mo yun? And kung ano yung significance or value sa akin ng isang bagay or ng tao.